ng PTV Network Erwin Tulfo nagulantang sa naging pahayag ng legal counsel ng pamilya ni Christine Becerra. Ayon sa kanya ay nagkaroon ng lapses sa report ng SOCO naging dahilan upang hindi sang-ayon ang pamilya sa naging resulta ng autopsy report. Nakapanayam ng Radyo 5 ang hepe ng pulis na si Debold Sinez at binanggit niya dito ang posibilidad na may foul play ang pagkawala ng dalaga. Ayon sa hepe ay maraming iba't ibang uri ng alak ang naroon at hindi kung gaano kadami kundi kung gaano katapang dahilan upang magwala na at hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Inilabas na ang CCTV report kung saan ay may kahalikan ang dalaga. Ang sabi pa niya kay Erwin ang resulta na lamang ng toxicology ang maging susi para ma-determine kung ano ba talaga ang sanhi ng kanyang pagkawala. Pero mas nagulantang si Erwin sa kanyang narinig sa kanilang legal counsel na name Balsamo muna ang dalaga bago sumalang sa autopsy. Na maging ang kanilang hepe ay nagulat sa sinabi ng SOCO. Ayon sa legal counsel ay ang naturang doktor ay incompetent o nagkukunwaring incompetent dahil malinaw na hindi alam ng pamilya na nagkaroon na ng pagsusuri sa katawan pagkatapos maembalsamo. Isa pang hindi nila questionable ay ang anak di umano ni Bitter Ann ang actress ng abutan ng PNP kasama ang tatlo ay pinauwi nila si Gregorio pero naiwan nagdalawa. Na dapat ay isa ito sa mga sangkot na kasama ng maganap ang pangyayari subalit pinauwi nila ito. Naabswelto ang tatlo kung kaya't napalaya sila kahapon dahil sa kakulangan ng ebidensya pero nagpapatuloy pa rin ang kaso at maging ang NBI ay tutulong na rin sa kaso dahil imbes na lumino ito ay mas lalong lumabo. Sa ngayon ay nakatakdang iuwi ang katawan ng dalaga sa kanilang lugar sa Jensan kung saan ito naninirahan kasama ang pamilya nito. Samantala nilinaw din ni Erwin Tulfo ang mga katanungan ng taong bayan kung bakit hindi ito umuwi sa pamilya nito at iba ang kasamang nag-celebrate ng New Year. Ayon kay Erwin ay nasibak ang dalaga sa kanyang pinagtratrabahuan sa isang airline company o ang Philippine Airline. Pero ayon din sa balita ay kusa itong nag-resign kung kaya mga kaibigan ang naging kasama sa pagsalubong ng taon at natagpuan na lang na wala nang siyang malay sa bathtub. Kung nagustuhan mo ang aking ibinahagi, any comments or suggestions just comment down below. Maraming salamat!